dati, yan ang takbo ng kaluluwa natin, restless soul. No, yung kaluluwa na walang pahinga, no, kaya hindi natin alam kung saan tayo patungo, but now we have found rest. No, ang sabi nga ni Jesus, no, all ye that are labor and are heavy laden, come unto me and I will give you rest. No. Kaya ang action natin, lumapit tayo kay Jesus kasi andito yung rest na kailangan nating makuha. Rest of our soul. No, dahil alam natin na ang pera hindi makabigay ng rest sa ating kaluluwa. But only the gospel, no, ang pwedeng magbigay niyan. And Lord, we are so thankful for giving us rest. Thank you so much, Jesus. We praise you, Lord. And thank you. While we are worshiping, biglang pumasok sa isip ko yung gawain dati sa Bilibid. No, yung gawain na umaga pa lang, pupunta na kami doon. No, since 2001 yata, year 2000, pumunta tayo ng Bilibid. Mga kalalakihan, pumupunta kami doon. No, at we worship there. We worship without gitara, without drums, no. Ang song leader namin palipad, pakaliwa, pakanan. Kami hindi rin maintindihan kung saan kami patungo, no. Kaya naalala ko to, no, dahil no, wala tayong drums ngayon, no. Hindi dahil sa ayaw niyang mag-drums, pero alam na natin basta. Ma, nandito kami, Mr. Kate. No, doon sa Bilibid, we worship wala kahit anong instruments. No. Parang bigla lang bumalik because ito ang ano eh, no, from time to time pag nawala yan, any instruments in our side, are we still going to worship God or hindi na? No. But we found out my instruments o wala, worship came from our heart. No, that is why we can worship, we can praise Him. Thank you so much, Jesus. No, na we praise you. No. Ang worship natin, hindi nakabase kung ilan ang piano natin, ilan ang gitarista, ilan ang drums, kung gaano kaganda ang boses ng mga singers natin, hindi yan nakabase dyan, but deep within our heart. No, kung paano tayo mag-worship, no, naalala ko yun, worship leader namin madalas doon, si Brother Samson. Kalahin mo, song leader namin yan doon, no, si Brother Samson, si Brother Edwin. No, yun. Minsan, si Brother Norman, swerte namin pag si Brother Norman, kasi may gitara, makakagitara siya. Pero pag wala talaga, but again, thank you Lord for the anointing. Because ang spirito na, ang daming naka-receive doon ng Holy Ghost. No, ngayon, hindi lang galing sa Bilibid yung na sa loob yung ating na-convert, no, ni Jesus, but we have Brother Ed ngayon. Thank you Jesus. No, laking bagay yan. Because thank you Lord. Mr. Presi, because walang value ang isang kaluluwa, no, in terms pagdating sa ikumpara sa kung ano ang mayroon sa mundo natin, ang isang kaluluwa talaga hindi mo mabigyan ng value. No, very priceless in the sight of God. Maybe seated. Buhay na yung mga dugo natin. Thank you, Lord. In the book of Exodus, chapter 16. Exodus, chapter 16. Verse 17 pala. Chapter 8. 17 verse 8, but before we basahin natin, we shall pray for a while. Lord, again, we are so thankful for giving us this opportunity to worship, to praise your name. Thank you for your guidance. Thank you for the healing that you've given us na makarating ngayon sa church. Thank you so much, Lord. And to our brethren na patuloy na nagpapagaling, our loved ones, Lord, continue to heal them. Continue to be with them, provide them their needs. Lord, we thank you so much. Bless your word, anoint your word this morning, Lord Jesus.
Lord, thank you so much. Thank you for this opportunity, for the breath of life that you've given us. In Jesus' name, amen. Verse 8. Actually, ano ito eh? Dugtong ito sa nakaraan. 17 verse 8, then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. Yung mga Amalekites, nung time na lumabas yung mga Israelites sa Egypt, of course, anong tawag doon? Yung caravan. No, nakapila sila lahat. No, so pagdaan nila doon sa area ng mga Amalekites, no, siyempre, babiyahe ka sa wilderness, init, lahat. Of course, andun ang pillar of cloud by day and pillar of fire by night. No, pagdaan nila sa tribo ng mga Amalekites, yung pinakahulihan na matatamlay, fainted, mga gutom, mahina. No. Yun yung kanilang inambos at lahat, no, pinag-aano nila. No. Kung pinanggugulo nila. Wala naman dapat away doon kasi yung mga Israelites, dadaan lang. Hindi, may mga tao talagang ganun. Wala ka namang ginagawa, pero gusto lang mangulit. Alam nyo, ang pinaka-troubled na pwedeng harapin ng tao, sabi ng mga lawyers, kung gusto mo lang manggulo, kasuhan mo yung isang tao. Kahit walang katotohanan, sabi niya, kasuhan mo para magulo yung buhay niya. Kung wala kang magawa sa buhay, yun yung sabi ng mga lawyers. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out. Pumili ka ng mga kalalakihan dyan at lumabas kayo. Labanan niyo yung mga Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand. So bukas, no, pili ka ng mga warriors dyan, mga tao, dahil hindi naman tayo dapat makipag-away, pero kailangan natin makipag-away dahil may trouble, kailangan nating harapin. At ako ay tatayo sa tuktok ng bundok o burol. Burol ba yun? Tatayo ako doon with the rod of God in mine hand. No, mamaya, yung rod, wala akong rod dito. No, rod or staff, mamaya makikita natin yan. The title of our preaching, no, we need each other. No, we need each other. No, kailangan natin ang isa't isa. No, hindi pwedeng no man is an island. No, hindi pwedeng mag-isa. No, hindi pwede yan. Kailangan may kasama tayo. I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Tatayo ako doon. Kayo, Joshua, kayo ang makipaglaban doon. Ako ang tatayo. Hawak-hawak ko yung rod. No, yung rod, mga kapatid, or staff. No, ito, ano ito? Usually, hawak yan ng shepherd. Mas mataas sa kanya yan ng konti. Tubo siya, tapos nakaganon. Sa dulo, nakaganyan. Yan. Yan yung rod. No? The rod of Moses, or the rod of God, or staff of God, this was the rod that miraculously transformed into a snake and then back into a rod. No? Ito yung tinatanong si Moses, kasi ang sabi ni Moses, Lord, hindi nila ako paniniwalaan. Pag pumunta ako sa kanila, no, sasabihin lang nila sa akin, anong kinausap ka ng Diyos? No, andyan yan sa Exodus. No, sabi niya, hindi nila ako paniniwalaan. Paano, anong sasabihin ko na ako ang pinili mo, tinawag mo, para ilabas sila ng Egypt dahil narinig mo ang kanilang mga pighati, ako ang pinadala mo, ako ang sinugo mo. Sabi ni Moses, ng Diyos, Moses, what is in thine hand? No, sabi niya, Lord, the rod, kasi shepherd si Moses, so dala-dala niya palagi yon. No. Naging, sabi ng Diyos, okay, ilatag mo. Paglatag niya, naging snake, natakot si Moses, umatras siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag ka matakot, no, kunin mo ulit, no, hawakan mo sa buntot. Naging
rod ulit. A symbol of authority. No, yung rod, yung staff. Power, pangyarihan, weapon. Kasi pang wasiwas din yun, pang laban sa mga wolves, sa kung anong pwede, pang support, no, pang defense. The concern and compassion of a shepherd for his sheep. No. Discipline. No, discipline. Defense, guidance, and correction. Yan ang rod. Just like the word of God to us, we are a sheep and Jesus is our shepherd. Ang rod na yan, no, for defense, ginagamit yan no, pag may mga nahuhulog na mga tupa na hindi kayang abutin ng kanyang shepherd. Yung rod na yan, yun yung pangkuha niya doon. Dito sa liig, hatake niya kung saan pwede para makuha yung tupa ulit. At pag nakuha yung tupa, no, masaya na yung shepherd. No. Pag medyo lumilihis ang tupa, ang staff na yan, yun din ang ginagamit para no, balik-balik. No, huwag kang lumihis dyan. No, balik ka for discipline, no, for correction, for guidance. No, walang pinagkaiba sa word of God natin. No, spiritually, na pag tayo medyo lumilihis ng konti, ang word of God, the rod of correction, the rod of God, andyan para ilagay tayo sa tama. Psst! No, nire-remind tayo ng word of God, balik-balik! No, lumilihis ka na, no? Kumakaliwa ka na, kanan tayo eh. No? Pag sinabi mong kanan, kanan. Pag sinabing kaliwa, kaliwa. Hindi pwedeng baliktaran. So, ganon ang word of God sa atin. Andyan ang discipline, andyan ang correction. No, yun ang ginamit ni Moses. No? The rod is a long, slender stick, often with a crook or hook on the end. No, yung pinaliwanag ko kanina, yan yung rod, at yun yung gamit ni Moses. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek. So nakipaglaban si Joshua, and Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. No. Si Hur, mga kapatid, siya ay anak ni Caleb. No. From the tribe of Judah. Sinasabi nila na si Hur ay Mr. ni Miriam na kapatid ni Aaron or Aaron. So kaya they were closely associated, no? Kaya sila yung nandoon na grupo, no? Si Joshua ang nakikipaglaban. Top of the hill, kasama si Aaron and Hur, and it came to pass when Moses held up his hand, habang nakikipagbakbakan doon si Joshua at saka yung kanyang kasamahan, si Moses nakaganon doon sa taas. Walang pwedeng mahawakan dito eh, no? Basta nakaganon siya ng kanyang staff, no? Hawak-hawak niya, no? Habang nakikipagbakbakan si Joshua at saka yung kanyang kasamahan, that Israel prevailed, no? And when he let down his hand, ano ang sabi niya? And when he let down his hand, Amalek prevailed. Habang nakataas yung kamay ni Moses, nananalo sila Joshua. Pag bumababa dahil sa pagod, nangangalay na, nanginginig na yung kamay ni Moses sa pagganon ng staff. Pag bumababa ng konti, namamatayan ng isa na yung mga Israelites. Grabe ano? Amalek prevailed. But Moses' hands were heavy. No, pabigat ng pabigat, ito mga kapatid, no, masyadong magaan ito. No, pero pag nakaganon ako, for 5 minutes, siguro 3 minutes, pag wala kang exercise, walang stretching o kahit ano. No, 5 minutes, ay, kayang-kaya yan brother, walang problema. 1 hour. No, no, mamaya. No. Thank you, very well, Fred. Pang ano ito sa CR, yung dulo. May pang ano to eh. Thank you. No. So, gumaganon doon si Moses, no, para manalo sila. No. Habang hawak-hawak niya, 1 oras, 2 oras, walang bakbakan nung panahon nila. Minsan umaabot ng 3 days ang bakbakan. No. Pag medyo mayabang tayo, akin na nga yan!
Ang gaan-gaan? Kaya yan. Kaya mo ngayon. Pero ang tanong, after 3 days, kaya mo pa? No? After 1 day, kaya mo pa? No? Siyado ko mayabang eh. No, akala mo kaya mo eh. No? So habang nakaganon ka, hindi madali yun. Mamaya, hindi mo na yan maibaba. No? Kasi nanigas na lahat ang muscles natin. No? But the question is, Lord, bakit kailangan ganun pa? Pwede mo namang pagpapatayin lahat yan ng isang wasiwas lang ng hangil kagaya ng ginawa mo sa mga Assyrians. Takot na takot si Hezekiah. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng isang anghel. Isang anghel lang ang kanyang pinadala. 185,000 Assyrians were killed. Isang anghel pa lang. Lord, pwede mo namang gawin yan eh. Bakit kailangan itaas ko pa yung kamay ko? Gaganon. Wasiwasin mo na lang. No? Bakit kailangan may pagganong-ganon pa? No, ano yan, magic? Na pag ginanon ko, mananalo sila pag bumaba. No? Pag bumaba, matatalo. No, e sila nakikipagbakbakan doon, hindi ako. No, bakit kailangan gagawin ko pa ito? But God has always a purpose. No, of doing everything, and all we need is to follow. Kailangan lang natin sumunod sa instruction. Because God wanted to show us that we need each other. No, na kailangan natin ang isa't isa. No, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, laban mo ito. Kargo mo kami. Ikaw ang nagdala sa amin out of Egypt. Nilabas mo kami. No. So, hindi na namin kailangan makipaglaban pa. Ikaw nang bahala dyan. Magpadala ka ng anghel. Patayin mo na sila lahat. Lord, bahala ka na na ikaw ang makipaglaban dyan. But there are so many things, mga kapatid, na hindi pwedeng ang Diyos lang ang makipaglaban without our participation. No. Kung ang Diyos nakikipaglaban, hindi pwedeng walang representative, hindi pwedeng wala siyang tao na gagamitin para sa isang sitwasyon na dapat makipaglaban. Kailangan mayroon siyang tao na magamit. Andyan sina Moses. Ito, mga kapatid, Moses was also a human being like us. Napapagod din. Being a leader, napapagod din si Moses. And the leader is also like us. Siya yung humaharap doon. Pero si Moses, hindi kasi siya Avenger eh. No. Hindi siya Avenger, hindi siya Iron Man. No. But just a common man, a normal people na kagaya natin, na papagod, nagugutom, nanghihina, natural na tao kagaya natin. No? But Moses was a leader during that time and the instruction came from God at kung ano ang kanilang gagawin, sigurado may instruction ang Diyos na kailangan yan ang gagawin mo. No? And for our battles, for so many times, no? No? We face pwedeng iasa natin sa Diyos, but many times hindi natin pwedeng iasa sa Diyos ang mga mahihirap na sitwasyon na dinadanas natin na hindi natin pwedeng iasa lang sa Kanya, but we need to face it and fight for it. No? Kailangan harapin natin yung mahihirap na sitwasyon, no? At kailangan paglabanan, we fight our own battles, our own trials, temptations, no? With the Word of God. No? Kasi every time ipag-pray mo lang yan, brother, mawawala na yung troubles, mawawala na yung temptation. Yes, we can do that. But every time we pray to God, na Lord, tanggalin mo tong problema ko, tanggalin mo tong hinaharap ko na sobrang hirap na sitwasyon, na pigang-piga na yung damdamin ko, Lord, tanggalin mo na kaagad to. At pag lahat ng yan sasagutin ng Diyos, spoiled tayo. At pag nangyari na na ang lahat ng request natin sasagutin ng Diyos, the question is, may natutunan tayo sa Diyos? Wala. No? Natuto ba tayong humarap sa may bibigat na sitwasyon? Wala. No? Because every time, para tayong magulang, that every time na kailangan request ng magulang, ng anak, lahat pinagbibigyan mo,
Akala ng anak, kaya niyang kunin ang lahat. No? Lahat ibigay. Ang problema niyan, paano pag nawala ka na? No? Ano ang gagawin niya sa buhay dahil wala siyang maasahan. No, laban natin ito at laban ng Diyos natin. No, sabi nga ng isang politiko dati, lalaban ako. No, natalo nga lang. No, we need each other. Gusto ng Diyos na harapin natin ang mahihirap na sitwasyon para makita niya kung may tiwala na tayo sa Kanya o wala. No, and once again, there are battles that we need to fight alone with God. Battles that we cannot tell to anybody. No. Yung mga pinaglalabanan natin, no. May mga nilalabanan tayo that we cannot tell even to our husband, to our wife, to our mother, to our father, to our siblings, to our loved ones. May mga labanan na hindi natin pwedeng ikwento. No. And we need to fight it na tayo lang. Dahil pag kinwento natin yan sa kanila, baka hindi nila kayanin. At hindi nila maintindihan bakit natin pinagdadaanan ang sitwasyon na yon, that we need to fight alone with God. No. Dahil minsan may ganun tayong karakter, nahihirapan ka na, ang tendency ikwento natin kaagad. Pag nakwento na natin, naibuhos na natin yung emosyon na yan, ikaw nakarecover na, sila bagsak. Bakit hindi nila nakayanan, hindi na process, hindi nakayanan ng emosyon na ganun yun? Anong nangyari? Dahil kinwento natin. No. Many more, mga kapatid. No. Struggles na tayo lang ang umaharap. We are suffering from pain of injustices. No. Just keep it to ourselves. No. Be patient. No. For in due time, God will vindicate you. God will vindicate us. But that due time could be after 1 month, after 2 months, after 1 year, or decades. But the question is, anong sabi ng Panginoon? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. But there are battles that we need to fight together. May mga labanan na kailangan harapin natin lahat kung ang isyo ay patungkol sa church. What we are saying, pag ang isyo, kailangan ang humarap ang buong church, although ang humaharap madalas niyan yung leader, mga leaders natin, but everybody is concerned about it. No, lahat concerned dyan, may mga labanan na lahat kailangan involved and committed tayo. At hindi natin pwedeng sabihin, eh, bahala na sila dyan, kaya na nila yan, ako safe ako rito. No. Because we need each other. No. What happened sa labanan nila ni Joshua, klarong-klaro, mga kapatid, na tinitingnan ng Diyos, no, si Moses, tinitingnan niya si Joshua, tinitingnan niya si Hor, tinitingnan niya si Aaron, kung ano ang gagawin. Ito bang grupo na to may pagmamahal na sa isa't isa? Ito bang grupo na to may concern na sa isa't isa? Mayroong initiative, mayroong common sense? No, gustong makita sa atin ng Diyos yan. No, dahil doon natin masasabi, anong sabi dyan, ang walis, tingting na isa lang, hindi talaga yan titibay. No, hindi makakakuha ng basura yan. Pero pag lahat, sabay-sabay, tinipon mo, all together, lahat magagawa ng walis tingting na yan kung ano ang kanyang purpose. And all together, like us, mga kapatid, we are committed and involved to face and fight every battle, no, na kung ano man ang mayroon church natin from time to time. No, every time the church is facing, no, mga rough, mga tough situations, God is watching us kung ano ang ating mga dapat gawin. Sa ngayon, mga kapatid, people, no, need each other, no, for so many reasons and motives. No. The Amalekites came from Esau. No. Kaya kita mo yung bakbakan talaga. No. Mga Amalekites na ito, galing ito kay sa lahi ni Esau. No, sa kanyang asawa na si
Ada or Ada. No, people need people for so many reasons and motives. No, friends with benefits. No, kaibigan kita kasi nakakalibre ako. Marami yan. No, meron kaming kaibigan dati. Grabe, kahit nung bata pa kami, no, mga elementary days, meron kaming isang kaibigan noon. No. Pag may pagkain siya, lalayo 'yon. No. Tapos kain muna siya doon. Kain siyang ganun. Oo, magsusulo. Pag naubos niya na, saka lalapit doon sa amin, makipaglaro. Ilang beses namin na-observe, grabe naman ito, bakit ganito siya? Ang ginawa namin, kami naman ngayon ang may pagkain. Pinakita din namin talaga sa kanya, kain kami ng kain, mga grupo, dumikit siya kagad doon, pagdikit niya, isip namin, ikaw nga, ganito ka nga eh. Maya-maya, hindi na siya makatiis. Talagang nanguhit na. Nangalabit na. Pahingi. Ikaw nga eh. You know, may friends with benefits. Kaibigan kita kasi nakakalibre ako. Nakakautang ako. No? Andyan ka lang pag kailangan kita, no? Ang kaibigan na laging kabiglang. No? Mga kaibigan na possessive. Gusto ko akin ka lang. Akin ka na lang. Akin ka na lang. No, mga kamag-anak, mahal sa buhay na mahal ka lang pag may pera ka pa. Marami tayo niyan. Pero pag nawalan ka na ng pera, masama ka na sa kanila. Ano ang sabi nila? Gusto mong umasenso sa buhay, huwag kang magpautang. No. Sigurado 'yon. Pag-ipunan mo ng 10 years, 15 years, kasi tayo ng mga Pilipino, ganun. 10 years, 15 years, pinag-ipunan mo, savings mo, biglang darating ka mag-anak, mahal sa buhay, nadramahan lang tayo ng konti, kalahati ng savings natin, nabitawan na kaagad. Kasi naawa ako. After 1 month, ikaw na yung kaawa-awa. After 1 year, tayo na yung kaawa-awa kasi hindi ka na naalala. Pag-text mo, uy, bayaran mo na utang mo. No, who you? Ganun na yung sagot. Hindi na kayo magkakilala. No, biglang nag-who you na. Say praise the Lord. No. The love that the world is showcasing to us right now is mostly fake, unreal, untrue. The love of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, some relatives, wives, husbands are willing to kill their own wife or husband because of life insurance. No. We need each other. No. Ang tao sa labas, ganun. Kailangan kita, dahil natatakot ako na pag nawala ka, paano na ako? No. May ganong klaseng thinking. No. Eh, paano naman yung tao na yan? Hindi mo iniisip na baka siya nabibigatan. We need each other. No. People are afraid of being alone or left alone. That is why they need somebody, they need people, no, people with low self-esteem. May ganong tendency. Kailangan kumapit palagi sa ibang tao. No, hindi nila mapapansin na yung tao na yan nahihirapan na dahil sila kapit lang ng kapit. No, kuha lang ng kuha. No, their motive was wrong or is wrong. Mali ang kanilang mga motibo, kaya kailangan nila ng tao. But in the church, we need each other. No, down from the pastor, our leaders, sa pinakalist na members ng church natin, we need each other. No, hindi pwedeng sabihin ng pinaka, kung ang trabaho mo sa church, punta ka lang, ikaw ang pinakahuling papasok, tapos pag after the service natin, ikaw ang pinakaunang lalabas. No, kahit ganun lang ang papel mo, hindi yan. Sabihin mo ng pinaka-dishonorable na klase ng parte. Because sabi ni Paul, we are all members in one body. No, lahat tayo membro ng simbahan, may kanya-kanyang trabaho, responsibilities, obligation, mayroon ng church natin. No, but lahat tayo ay parehong binigyan ng Diyos ng Holy Ghost. We are all baptized in the name of Jesus Christ. Nagkataon lang na iba-iba ang ating responsibility sa church. But it doesn't mean na ang pastor abusuhin na yung kanyang
pinakalis na membro dahil walang nagagawa. Brother, ikaw! Parinig mo lagi sa pulpit. Ikaw, wala ka talaga. 5 piso lang ang tights mo. 5 piso lang ang offering mo. Wala ka kay brother, kay sister na ganito kasi check yung kanyang binibigay. No. Hindi pwede yan. At hindi rin pwede na yung pinaka-least, sabi ni Paul, yung pinaka-dishonorable, na kahit yung pinaka-ano dyan, yung pinaka-hindi nakikita na andyan. Sabi niya, yung mga hindi napapansin, dahil yung napapansin natin palagi na akala nating honorable, yung mukha, yung balat, yun lang lagi ang binibigyan natin ng pansin. Sabi niya, every members of the body is very important. Every members of the church is very important. Because we need each other, mga kapatid. Kahit sabihin natin, kuku ka lang, pero ang kuku, nakabaon pa rin dito. Pag ang kuku na ito, tumama sa kanto. Pag ang puso natin, ang bibig, hindi pa converted. Pag nabunggo itong paa na ito. Ay, nahuli ko si brother, nabunggo yung kanyang ano. Nabunggo kasi namamaga ito, nabunggo, nagsabi siya ng kung ano-ano. Sa sobrang sakit, nakabitaw ng malutong. Tapos pagdating dito, brother, pasensya ka na, atin-atin lang yun. Wag na talaga. No, but again, mga kapatid, every member of the body is very important. Hindi pwedeng magyabang ang pastor. At sasabihin niya na ako ang pastor, ako may alam. Hindi pwede yan. Hindi rin pwedeng sabihin ng pinaka-list na member, brother, wala akong alam. No, mayroon kang alam. The moment that you are here, the moment that God has given you the Holy Ghost, you are important. Importante ka, mga kapatid. That is why we really need each other. Hindi pwedeng ang pastor, ang leaders magmalaki na ganito ako, hindi siya pwedeng magmalaki. Yung pinakamababa naman, hindi rin siya pwedeng magmalaki na wala siyang alam. No, hindi pwede. Pwede mo rin ipagmalaki yan, wala kang alam. Hindi pwede. Dahil ang sabi ni Paul dyan, as member of the body, at ang sabi ni Paul, no, we are all members in one body of Jesus Christ. No, ano ang sabi niya? Hindi pwedeng sabihin ng ulo, ulo ako, mata ako. Kung wala ako, wala kayo. Hindi kayo makakalakad dahil wala, no, hindi ka makakakita. No. Hindi niya pwedeng sabihin yan. Hindi niya pwedeng sabihin, oh, akong tenga, hindi kayo makakaano kung wala sa akin. Wala. We need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Pag may umasenso dito, nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, nakabili ng lupa, masaya tayong lahat. Pag mayroong nagkasakit dito, we pray for each other. Pag may nararamdaman tayo na parang lumilihis na sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo natutuwa dyan, na-alarma tayong lahat, no, kinakamusta natin, kinakausap natin, we pray for them by the word of God because we need each other. Pag may umasenso, mula estudyante lahat, hanggat sa makatrabaho, ladies, men, singles, junior singles, lahat mga kapatid, we need each other. Kahit sa pamilya, we need each other. Bakit ang Diyos gumawa ng plano? God created man in His own image and in His own likeness. He created us because He needs us. Kailangan ng Diyos na may makakasama rin siya. But actually, ang Diyos lang ang makapagsasabi, hindi ko kayo kailangan. Pero hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, hindi ka namin kailangan. Patay tayo kung hindi natin kailangan ng Diyos. And we need Him so much. And Lord, we are so thankful na andiyan ka. Thank you, Jesus. No. 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 Even in our families, no. Bakit maraming mga relasyon na nasisira? No. Because no, a relationship that started in sweetness and ended up in bitterness. No. Sourness. No. Sorrowful. No. Sorrowful ang buhay. Pero ang umpisa, ang ganda. No, bakit? Nag-umpisa sa kaplastikan. Nag-umpisa sa lahat na pinapakita. No, I need you kasi ganito. No.
ang nakikita lang pala, ang daming ganito kasi, ang daming ganyan. So, sa lalaki naman, oh, lahat, pinapakita mo, lahat, oh, kaya kita, oh, everyday, I'll give you roses, I give you chocolates, I give you, anong plano mo? Patayin siya kaagad? Chocolates, chocolates, mamamatayan sa diabetes. Chocolates. Naalala ko tuloy, sabi ni Sister Cheryl, grabe mula umpisa, hanggang ngayon, di mo mula ako binigyan ng bulaklak, ano? Sabi ko, kung bibigyan kita ng bulaklak, yung plastic. No? Eh, bakit? Hindi yan nasisira. Yung roses ang mahal-mahal, tapos maya-maya masisira na. Eh. Bili na lang natin bigas, okay pa. Practical. No, practicality. No. Maraming relationship ang nasira. Umpisa, okay, may 3 months, may 1 day, may 3 days. No? Tapos sasabihin, I need you need me, kailangan natin ng isa't isa. But because without the word of God, sira ang relationship. No? Last year, 2021, almost 3,000 cases, 10 to 15 years old, nakababaihan ng anak. Now, 2022, bumaba ng almost 1,000 ang nanganak na 10 to 15 years old. Ay, brother, kunti lang kasi 110 million na tayo ngayon. No. But what if yan ay anak mo? No. Pag yan, anak mo, no. Pupunta ng eskwelahan, nagpapadede nung baby, no. Naglalaro sa kalsada, may hawak na barbidal, may sumusunod, anak pala niya. 10, 11, 12 years old. Just imagine that. Saan madalas? Ito, statistics ito ng PSA, yung ano natin, population. Saan madalas nangyayari? Party-party. Inuman. Alam ni Brother John yan. Mga crew, Jollibee, McDonald's. Minsan pagkatapos niyan, oh, Brother John, di ba? That is true. Mr. Cheryl, sa Greenwich dati, no, pagkatapos ng kanilang mga duty, no, oh, punta tayo sa amin ganito, bibili tayo ng gin, bibili tayo ng ano, pundador o red horse, mag-inuman tayo, maya-maya, lasing na lahat. Yung mga bagay na hindi dapat mangyari, nangyayari, and after that, no, manganganak. But now, the main influencer, walang iba kung hindi cellphone, sa mga kabataan na yan. At kung pwede pa lang, that age, 10, 11, 12, ba't mo bibigyan ng cellphone yan? For what reason? No, hayaan mo siyang umiyak dyan. Titigil din yan pag nawala na ng hininga sa kakaiyak. Yung mga kabataan, because there are, may mga kabataan minsan, ang dami talaga niyan. Minsan sa mall, papahiya talagang magulang. No, nagwawala ng mga kabataan. Ay, gusto ko talaga yun, gusto ko talaga yun. No, nagwawala yung magulang, hindi na alam kung anong gagawin kasi hiyang-hiya na kung ano ang gagawin sa bata. Dahil hindi makontrol. No. Nung nay, ayusin mo tayo yung cellphone, nay. Yung cellphone, nay. No, bata, 5, 6, 7 years old, 8. No, nagwawala, nay, talagang hindi ko kaya, nay. Yung cellphone, paayos mo na, nay. No. Ano yan? Ganon ang environment na mayroon tayo ngayon. The most, ano daw tawag doon? Effective na yaya, bigyan mo ng cellphone. No. At yun, oh, effective. Effective para patayin. No. But again, to our young people, boys and girls, we are so thankful to God. No. Because we are always reminded in this place by the word of God kung ano ang hakbang, kung ano ang aksyon, kung anong dapat gawin natin dito. No. Yung mga kabataan dyan sa labas, nakakalungkot, nakakaiyak na ganun ang dinanas nila because walang word of God na pwedeng magbigay sa kanila ng guidance, anong dapat gawin. No, na ganito gawin yung anak, huwag kayo dyan. Ang laki ng tiwala mo sa anak mo, hindi mo alam pagdating may mga barkada, may mga kaibigan, pagbalik maya-maya, yun na.
at hindi na yun yung sinasabi na long time and lifetime effect pag 8, 10 to 15 ng anak. Sabi, anong gagawin mo dyan? No, but yun ang society natin ngayon. No, napakahirap. No, but it is only the word of God that has na nagbibigay sa atin ng guidance, ng direction, ng correction. Kaya dito naman sa atin, may panatag tayo na bago man ma-expose yung mga kabataan natin sa labas, kayang-kaya nila ang sitwasyon. Because they have the Word of God. Because ang tao, thank you Jesus, because ang tao na may Word of God, mga kapatid, hindi yan basta-basta gagawa ng kalukuhan. Pag yung Word of God na nasa puso niya mismo, bago yan makagawa ng kalukuhan, especially we have the Holy Ghost, alam natin. Bago tayo gumalaw ng isang bagay na hindi maganda, huwag mong gawin yan. No? Ganun ang kutob natin. Gagawin ko ba ito? Hindi. Lord, pipindutin ko ba ito? Hindi. Because we have the Holy Ghost. Pero sa tao na walang direction, walang correction, kaya sila ang nabibiktima dyan sa labas at yung effect irreversible, tama ba yun? Hindi mo na, wala na, yung parusa, hindi mo na mahatak pa ulit, no, dahil sa pagkakamali na yan. Because, sa salitang, we need each other. Kailangan kita. Pag sinabihan ka niyan sa labas, magdalawang isip ka na. Pag sinabihan ka ng babae o lalaki sa labas, ang ganda mo talaga. No. Uy, ang gwapo mo ngayon. Bakit dati hindi? No. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw talaga yung maganda. No. Mag-ingat ka dyan. No. I need you na. No. Ngayon pa lang tayo magkakilala, I need you now. I need you back. But hindi po pwede yon, mga kapatid. We must be careful because we have the Word of God. And the Word of God is there para i-remind tayo lagi kung ano ang dapat nating gawin sa buhay. Because pag ang tao dyan sa labas, nakakalungkot na gano'n ang kanilang sitwasyon sa ngayon. People naghahanap ng kalinga, naghahanap ng mapupuntahan, may pera pero maraming problema. Pero bihira ang tao na talagang nakakahanap o lumapit sa Diyos. No, kaya ang hirap, and we are so thankful to God, dahil sa part natin, thank you Lord that any time of the day, any moment, whatever, kung ano ang sitwasyon na mayroon kami, marunong tayo kaagad na tumingin sa taas. At Lord, samahan mo kami. Ito kami. Because alam natin, sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. That's why sabi niya, you always abide in the vine. Patuloy kayong nakakunik sa vine, nakakunik sa roots, nakakunik sa source. Dahil pag nawala ka dyan, patay tayong lahat. At hindi natin pwedeng sabihin, I don't need God. Ano ang sabi niya, mga kapatid, sa verse 11, and it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. No. Habang gumaganon si Moses, nananalo sila. No. Nasabi ko nga kanina, mga kapatid, bakit kailangan pa na dumaan sa ganong klaseng instruction, na kailangan ganon pa, pero sila Joshua ang nakikipagbakbakan doon. Si Moses yung overseer, tinitingnan niya kung nananalo o hindi. No? Pero nasa kamay. No? Every time we fight our battles, we stand on the principles of God. Nakikipaglaban tayo sa labas, sa opisina. Minsan yung puso natin dyan mabibiktima. No? Dahil parang biglang sumasama yung loob natin. No? May mga ganong moments. Pero ang ginagawa natin, patuloy na inaangat natin ang wrath of God. Patuloy na inaangat natin ang pangalan ng Diyos. At habang inaangat natin ang
pangalan ng Diyos, sigurado panalo tayo mga kapatid. No? Sa sitwasyon na mayroon tayo, kahit gaano kahirap, basta tinataas natin ang pangalan ng Diyos. Lord, para sa iyo to. Ang hirap na nanginginig na, pero para sa iyo to. Tinatayuan ka namin. Lord, ang sakit. No, Lord, ang sakit ng sinabi ng aking mahal sa buhay dahil naglingkod ako sa iyo. No, pero patuloy na tinataas natin. No, pag sumamaloob natin, bumababa ng konti para tayong matatalo. Pero pag naalala natin ang word of God, ay hindi, may Holy Ghost pala ako. No, may Holy Ghost pala ako. No, tinataas natin kaagad, mga kapatid. No, dahil nasa atin, yung sinasabi natin, sasamahan tayo ng Diyos kung tayo mismo nagpa-participate kasama niya. No. Pero sa umpisa pa lang, sabihin ng Diyos, itaas mo yung kamay mo kasama yung rod, mananalo ka. No. Pero kung sabihin ni Moses, Lord, di naman kailangan yan. Dito na lang ako, magaling naman yan si Joshua, tsaka sila, kaya nila yan. No. But without the instruction of God, sigurado ubo sila. No. Because sometimes may ganun tayong klaseng thinking, mas magaling pa tayo sa word of God. No. Mas magaling pa tayo sa suggestions. No. Pero ang gustong mangyari ng Diyos, that we need to follow instructions. No, and everyone, no, they need to participate, they need to, no, to get involved and be committed sa kung ano ang mayroong labanan sila. Sabi siguro ni Joshua, galing naman ang labanan namin dito, pero bakit from time to time may nalalagas na isa nung nangyayari? Okay naman kami. Pero si Moses patuloy na ganun. No. But being a leader, mga kapatid, kahit anong gawin ni Moses bilang human being, no, napapagod din, bumababa. Remember ilang oras na bakbakan ito. But Moses' hands were heavy, sa verse 12, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, one on the one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Kita mo yung bakbakan? Umpisa kayo sa umaga hanggang sa dapat hapon. Ganito ang nangyari. Nakita ni Hur at saka ni Aaron. Remember, no, concern, initiative. No. May they are committed. May pakialam sila sa kanilang leader. No. Ay kaya mo na 'yan, ikaw lang diyan. No. If they are not sensitive at hindi nila alam ang reason bakit nananalo at natatalo, disgrasya si Moses. But they know the cause. They know the reason. Ano ang ginawa nilang dalawa? Kasi minsan pag ganun, wala na talaga. Sa taong walang pananampalataya, kunting problema lang, wala na talaga. Lahat sisihin na lang ang Diyos. But sa tao na mayroong paniniwala sa Diyos, may option lagi. Kaya hindi tayo sumusurrender. Ang ginawa ni Aaron and Hur, ano ang ginawa nila? But Moses' hands were heavy and they took a stone. Ito, parte nila ito. Ang parte ni Moses na iangat, matagal na siyang nakataas ng kanyang kamay with the rod of God sa pangalan ng Diyos. Yun ang ginawa ni Moses nung nakita nila. No, sila mismo gumawa, kumuha sila ng bato. Pagkuha ng bato, upuan, pinaupo nila si Moses. Pag-upo, Moses, Aaron and Hur, inalalayan nila si Moses na itaas yung kamay. No, hanggang patuloy. Kaya pala yun. No. Pero ito, nagpapakita, mga kapatid, yung kanilang samahan. Nagpapakita ng kanilang unity, ng kanilang harmony. No. Nasa labanan natin, ito? Ito ang labanan na ang Diyos ang nagpa-participate at the same time, tayo mismo na anak ng Diyos na humaharap sa sitwasyon, tayo mismo nagpa-participate din. We need each other. Kailangan natin ang isa't isa para magawa at manalo sa labanan na ito. No, hindi po pwede, mga kapatid. No. At bilang no, tayo naman, we are always sensitive kung ano ang sitwasyon na mayroon ng ating kapatiran. Ay, brother. Oh, parang sister, parang nalilihis. Ano bang problema? No, parang ang tagal mo nang hawak-hawak yan at bumababa na. Kailangan mo ba ng tulong? No, pwede ka naming tulungan para maiangat ulit yan. No, para manalo ka. Ganun tayo dito, mga kapatid. No, ang ibon nga mismo, anong sabi ng ibon? Ibon at saka ano pa ba yung iba?
Yung Maya, yung kasama nilang nalaglag. Nung nalaglag, hindi talaga nila iniwanan. Nung talagang lahat na lang ng pagpapakita nila, kaya mo yan, kaya hanggat sa mamaya, lumipad na pare-pareho sila. Mas matindi yung mga elepante. Ibang klase. Yung kasama nila, nakatihaya na lang dyan, mula umaga hanggang gabi. Yung mga elepante, hindi talaga umalis. Lahat na lang ng, lahat na lang ng encouragement nila. Hanggat lahat nag-alisa na, yung mga elepante, hindi talaga umalis doon sa kanilang kasama. No, hayo pa yun. How much more to us, mga kapatid? No, we've been serving God. We need each other. No, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, bahala ka na, laban mo na yan. Dito lang kami. No. This is our fight with God. No. Hindi pwedeng walang participation, walang commitment, walang involvement. Lahat tayo tinitingnan natin kung saan tayo pwedeng makatulong. No, na may ways pa pala na kailangan itaas mo lang, itaas. No. At tinitingnan ng Diyos kung hanggang saan tayo. No. Yung ating pasensya. No. Kung hanggat saan kaya natin. Hanggat kayang magpatawad, hanggat kayang magtiis, hanggat kayang magtimpi, yun ang ginagawa natin eh. Because sabi ng Word of God, this fight is mine, and vengeance is mine, saith the Lord. Sabi niya, I will repay. No? Yun ang sabi niya sa 2 Kings yata, or and Isaiah also. So we say, praise the Lord. No, but Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Hanggat sa bumaba ang araw, pwede namang sabihin na, oh Moses, ikaw na, Aaron, ikaw naman, no, pagod na ako eh. No. Oh Hur, ikaw naman, sab. No. Pero hindi ganun eh. Ang kailangan, andun sila para alalayan si Moses na hindi lang talaga maibaba. Grabe ang Diyos natin, ano? Hanggat inaangat natin ang pangalan niya, hindi tayo matatalo, mga kapatid. No? Hanggat tayo nakikipaglaban sa Kanya. Bakit? No? Bakit hindi hayaan ang Diyos na matalo tayo? Because anong sabi niya? I will fight for them. I will defend for them. Anong sabi niya? For my name's sake. No? God has given us the Holy Ghost. Andyan ang proteksyon ng Diyos, inaalalayan niya tayo, hindi dahil sa number one, mahal tayo ng Diyos, pero ano ang pinaka-iniingatan ng Diyos sa atin? Because we have His name. Yung pangalan niya andito sa atin, kaya ganun na lang ang Diyos mag-alaga sa atin. But on our part, hindi ahayaan ng Diyos na hindi tayo manalo sa laban because walang ibang nakasalalay. Para bang ano, yung, alam mo yung, hindi ko pwedeng hindi gawa ng paraan to. Pangalan ko yung nakasalalay dito. Yung Secretary of Justice natin ngayon, nalagay siya sa alanganin ngayon. No? Alam natin yon yung balita. No? 1.25 million worth of kush. No? Yung drugs. No? Imagine. No? Yung angkan na mayayaman, yung angkan na maimpluensya. Anong sabi ng tatay? No, this is really a hard time for us. No. Of course, yung bata na yan, may sariling isip na yon, 38 years old. No. May isip na siya kung ano ang kanyang gagawin. No. Pero nangyayari ng lahat ng yan, mga kapatid, because without the Word of God. No, dahil walang Word of God. No. Every time ang Diyos tumingin dito sa lupa, dito sa mundo natin, wala na. Tayo na lang ang nakakapagbigay ng saya sa Panginoon natin. No, wala nang iba, mga kapatid, because every time tumingin dito ang Diyos, anong sabi niya? Parang Sodom and Gomorrah. No, lahat na lang. No. Andyan, may mga tao dyan. Gagastos ng $1 million, $6.5 million para ipabago lang ang mukha. No, maganda na yung mukha, ipapabago. No. No, nung natapos na yung pagpapagawa ng mukha, pusa na yung mukha. No. No, itsura ng pusa. Totoo yan, nandito. No, marami. Because hindi alam ng tao kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay. No, magulo na ang buhay, walang direksyon, pero ayaw pa rin lumapit sa Diyos. No, ang sagot walang iba kung hindi ang Diyos natin, mga kapatid. No,
No? Pag sinabi ng tao, Lord, hirap na ako, hindi lumapit ka sa Kanya. Because you need God. Nung time na kailangan natin, lumapit tayo sa Diyos, pumunta tayo dito, ano ang nangyari sa atin? Gumanda ang buhay natin. Nung umayos ang buhay natin, mga kapatid. Nung umpisa tayo. Dito sa atin, anong pakialam natin sa tithes, mga offering na yan? Wala tayong pakialam dyan dati. Ang importante, pagkuha ng sweldo natin, bili sapatos, bili medyas, bili sabon, bili lahat, mga bills natin, lahat. Lahat ng matira, inom natin, sugal natin, bisyo natin. Ganun tayo dati. Wala tayong pakialam dyan. Pero ngayon, pagkuha mo, anong kagad naisip? Lord, para sa'yo. Lord, para sa'yo. Lord, ito para sa akin. Kung lalagyan mo ng porsyento yan, lugi pa rin ng Diyos. No. At kung bibilangan natin ng Diyos, Lord, bibigay ko talaga yan pag lumaki na yung hawak ko. Lord, bibigay ko talaga. No, hindi ganun mag-umpisa sa Diyos. Hanggat wala tayo, doon tayo mag-umpisa. No, sa harapan ng Diyos. No, kasi yung mayroon tayo, kaya mo na, may kotse ka na, nakabili ka na, reward na yan. No, nakakabili ka na ng burger dyan, nakakabili ka na ng, bibili ka na ng milk tea, no, Starbucks, mga reward na yan sa atin ng Diyos. Pero dito tayo nag-uumpisa, Lord, pamasahe ko na lang ito. No. Bigay mo! No. Lord, kinakabahan ako, bigay mo! No. Lord, kinakabahan talaga ako, bahala ka sa buhay mo. No. Ayaw mo eh. No. Pero doon tayo nag-uumpisa, mga kapatid. Kasi sa ngayon, kung kaya mo nang bumili ng kotse, kaya mo na lahat. Ito, mga kapatid. Because we need each other. Iyon yung sinasabi nila na mas kailangan natin ng Diyos kaysa sa kailangan niya tayo. No, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero ang Diyos kailangan talaga natin. No, at yun lagi ang bukang bibig natin na Lord, hindi namin kaya ito kung wala ka. Pero sa sitwasyon ng buhay natin, kailangan natin harapin ang trials, ang troubles, temptations, no, lahat ng pwede nating harapin. Hindi natin pwedeng iasa yan lahat sa Diyos. Kailangan tayo mismo ang humarap at sasamahan tayo ng Diyos. May involvement, may commitment, no, may participation tayo na dapat gawin. At dito na-exercise yung love, yung initiative, nakita nila mayroong samahan dahil hindi ito mananalo, mga kapatid. No, hindi... Pag dumating ang rapture, no, lahat tayo nakipaglaban. No, lahat tayo nakipagbakbakan dito. No, hindi natin pwedeng sabihin na no, baka ang pastor lang yung makakasama sa rapture. No! Ano ang sabi ni Paul? Sabi niya, ako mismo nagsisikap. Dahil sabi niya, baka mamaya ako pala hindi makasama sa rapture. No, hindi pwedeng sabihin na ang pastor ay exempted siya sa lahat ng kalukuhan. Pwede lahat kanyang gagawin eh. Pastor ako, exempted ako. No. No. Ano ang sabi ng Diyos? May ayusin mo. No. Dahil pag di mo inayos, babalik ang kita. No. Mga tupa ko yan. No. I mean, pag di mo inayos, lagot ka talaga sa akin. No. That is why the church is always the church of God. Hindi ito pag-aari ng pastor. No, hindi ito pag-aari ng kung sino-sino, but this is our church, this is the church of God, and we need God on our side, mga kapatid. Kailangan natin ang Diyos natin. No. Sa verse 13, and Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword, and the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book, and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Ibig sabihin, the Lord our banner. No. Banner natin ang Diyos, mga kapatid. No. Diyan sa labas, mayroon tayong nakalagay dyan. Ano yun? Living way of apostolics. Because we are proud of it. No. Naglalagay tayo ng pangalan. No. Kahit sa airport, ginagawa natin yan eh. Wala pang cellphone, wala pa dati. No. Welcome! No, nakalagay. Kasi parating na siya. Lalaki ng mga karatula dati. No, ganun tayo dati. Ngayon, cellphone na lang. Andito kami sa side na ito. Oh, isang oras na kami dito. Wala ka pa. No, andiyan ka sa arrival. Departure kami. No. No. Paano? No, paano tayo magkikita dyan? No. No.
the Lord our banner. We are so proud of our God, mga kapatid. No, that is why, no, that is why yung buhay natin ngayon laging may consideration. We always consider the emotions, the thinking of God, no, because we are proud of Him. No, sa pagligtas niya sa atin, hindi tayo, no, bawat kilos natin iniisip natin palagi. No, bawat bitaw ng salita natin iniisip natin palagi, Lord, magiging masaya ka ba rito? Lord, pag sinabi ko ba ito, hindi ba masasaktan yung kapatid ko? Lord, pag ginawa ko ito, hindi ka ba magagalit sa akin? May consideration tayo palagi. Why? Because iniingatan natin yung kanyang pangalan. No, because ano ang sabi niya, I pity my name in your hand. No, sabi niya, lagi na lang kalungkutan ang nakukuha ko sa pangalan ko sa iyo. That is why ang sabi niya, grieve not the Holy Spirit. No, time will come, dahil puro kalungkutan na lang, aalis talaga yung Holy Ghost sa atin. No, pag ganun ang nangyari. And from, for he said, because the Lord hath sworn that the Lord will have a war with the Amalek from generation to generation. And dyan sa 1 Chronicles chapter 4, verse 42 and 43, dyan natin mababasa, eh pakita eh, Brother Roman, kung andyan. 1 Chronicles, no? And some of them, even the sons of Simeon, 500 men, went to Mount Seir and having for their captains, Pilataya and Neariah and Ripaiah and Uziel, the sons of Ishi, and they smote the rest of the Amalekites that were escaped and dwelt there unto this day. Because their generation ay talagang binura ng Diyos. Until now, wala ka nang makita kahit sino pa man na Amalekites. No, dahil sa kanilang ginawa. Lastly, mga kapatid, sa Romans Romans chapter 12, basahin natin ng mabilisan. Chapter 12. Ito, for I say, sa verse 3, bilisan ko lang. For I say, through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. No, yung saktong ano lang, saktong pagkilala lang sa sarili. But to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, all members have not the same office. No, iba-iba. Bilang sa church, may pastor, may deacons, may elders, may leaders, grupo natin. So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Diretso tayo dito, sa verse 7, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. No, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. No, he that giveth, let him do it with simplicity. No, wala tayong makikita dito dahil big time ang tights mo. No, papakita mo, paglagay mo talaga doon. No, brother, 100,000. Yes. No. Sold na tayo. Brother, mabigat kasi pag dinala ko pa, isang pirasong chicken na lang. Okay na tayo dyan. Ang sabi ng Word of God, do it with simplicity. No, kaya kung maaari pa lang, walang nakakaalam, no, walang nagkukwentuhan, hindi natin pinapakita, pero nakakatawa minsan eh, mga experience natin dati. Ingat na ingat naman tayo paghulog doon sa offering bag kasi baka tumunog. No? Tandaan ka lang talaga na no, para hindi tumunog. No. He that showeth mercy with cheerfulness, let verse 9, let love be without dissimulation. No, walang mga division, walang pagkukunwari, walang disguise, no? Yung tunay na pagmamahal, abhor that which is evil. No, i-ano natin 'yan. No, dapat magalit tayo diyan, iwaksi natin yung kasama na 'yan. Cleave to that which is good, which is the word of God.
Verse 10, be kindly affectioned one to another with brotherly love. In honor, preferring one another, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. So rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, distributing to the necessity of saints, given to hospitality, bless them which persecute you, bless and curse not. Ayan. Pag nakakaranas tayo ng persecution, hindi tayo nagpipray na magpadala ng apoy ang Diyos, o Lord, sana mamatay na siya. No. We never pray for that. No. Dahil ano ang sabi ng Diyos dyan? Sabi niya, huwag kang maging masaya pag ang iyong kalaban, yung kagalit mo, natisod. Sabi niya, huwag mong tawanan. Dahil yung galit ko sa kanya, ililipat ko sa iyo. Grabe ang Diyos natin, ano? No. Gusto pa rin niya exercise yung love natin. No. Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. Sa masaya, masaya tayo. Sa malulungkot, sumasabay tayo. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Conceits. Mind not high things. Balance tayo dito, mga kapatid. Verse 17, recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. So we'll say, praise the Lord. Yun ang gustong ipaliwanag sa atin, mga kapatid. But again, thank you, Jesus, for the word of God. No, we really need each other. No, hindi natin pwedeng sabihin na okay na yan, makapunta lang ako sa church, mamaya andyan ako, uwi rin ako kaagad, okay na yan. Bahala na sila dyan. Basta Lord, ikaw lang kailangan ko, hindi po pwede yan, mga kapatid. No, as long as we are here, hindi pa nagra-rapture, we need each other. No, pwede nating lapitan ang mga kapatiran natin dito. No, and again, binabalik natin, ano? No, para maganda ang samahan natin because walang makakasira ng samahan natin. Number one, nakakasira kasi talaga yung hiraman. No. No. O utangan. No. So yan talaga ang iwasan natin. No. Bigyan mo na lang, no, para sigurado. Pag nanghingi ng 10,000. pag nanghingi ng 10,000, brother. Bigyan mo na 100. No. No, but what we are saying, mga kapatid, let us always, no, yung feeling ba na maganda yung church and we need each other, no, walang lamangan, walang ba take advantage, no, because we need each other, no, kailangan natin ang isa't isa para lahat tayo makasama sa rapture, no, kasi yon ang magkukos ng division. And one thing more, no, sa pagtatapos natin, mayroong isang kwento nga. No, merong kwento lang naman ito, pero magandang learning sa atin. Very short story. Merong isang firefighter. No, baka alam na ng iba ito, pero sige lang. Merong isang firefighter, pumunta sila doon sa isang gubat na nasusunog. So pinapatay nila yung sunog. No, meron siya nakitang ahas. No, yung ahas, dinampot niya para itapon na hindi masunog. Pagdampot niya, tinuklaw pa siya. No. Naitapon niya yung ahas, pero ang ginawa niya, kinuha ulit yung ahas para masave yung ahas. Sabi nung nakakita, tinuklaw ka na nga nung ahas, isisave mo pa rin ulit. No. Pero ang kanyang sabi lang, no, na hindi ko hayaan na yung ahas na nanuklaw sa akin, may motive, ang motibo ko na maganda para sa kanya, may hindi ko hayaan na masira lang dahil ako tinuklaw niya. No, ibig sabihin, mga kapatid, kung ano ang mabuti ng laman ng puso natin, pag mayroong ng api sa atin, injustices, nakagawa ng hindi maganda, hindi sapat yun para tayo maging masama din. No? Ibig sabihin, ilabas natin kung ano ang mabuti rito sa atin. No, ganun, kaya hindi pwedeng, Lord, ang sakit ng ginawa niya sa akin. No, send fire on him. No. No.
Kaya hindi natin pwedeng gawin yan. Because God has given us the love in our hearts because of the Holy Ghost. That is why yun ang in-exercise natin. Because we need each other. Gusto nating mangyari na, Lord, hindi ko na talaga ito kaya. Kaya mo yan. No, masyado ka lang focus sa emosyon mo. No, masyado ka lang busy sa sarili mo. No, kaya ganun ang nangyayari. Hindi mo nakikita na yung iba. No, ganun ang mangyayari. No, pag laging busy na lang tayo sa emosyon, sa thinking natin, no, ay talagang masisira tayo dyan. But again, we need each other. We need each other and we really need God. Thank you, Jesus, for the word of God this morning.